nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng... Ang musika ng araw ay talagang tumatatak sa ating puso dahil sa ganda ng dala nitong mensahe na masasabi kong timeless o mga awiting hindi naluluma. Marahil kaya tayo ay talagang napamahal sa mga lumang awitin ay dahil sa mga kahulugan nito na ibinase sa tunay na pangyayari sa buhay. Ilan sa mga awitin noon na umantik sa ating damdamin gaya ng anak. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa Magdalena, larawan mo'y ilang Bulag Pipi at Madilim ang iyong paligid ating gabing walang Marami pa na pinasikat ni Freddy Aguilar. Siya din si Kapreddy sa mga sikat na musikerong Pinoy na hindi madali ang pinagdaanan bago niya naabot ang kasikatan. Maaga din siyang namulat sa musika at sinuway niya ang kanyang mga magulang upang tahakin ang landas na kanyang minimithi. At sa huli, siya pala ay magiging isang sikat na musikero na yayanig sa industriya ng musika. Halina't sariwain at ating alamin ang buhay ni Freddy Aguilar, kung paano siya nagsimula at kung paano niya naisulat ang kantang anak. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Shout out at maraming salamat sa Tropang Higad! Si Ferdinand Pascual Aguilar o mas kilala sa pangalang Freddy Aguilar ay ipinanganak noong February 5, 1953 sa lalawigan ng Santo Tomas, Isabela. 9 taong gulang pa lamang siya noon ay nahilig na siya sa musika. Ang kanyang madalas na tinutugtog sa gitara ay ang mga awitin na nagmula sa sikat na manganganta na sina Cat Steven at Don McLean. At sa edad na 14 anyos pa lamang ay nagsimula na siyang magsulat ng mga orihinal na awitin. Subalit mariin itong tinututulan ng kanyang ama na si Gregorio Aguilar na noon ay isang chief of police dahil ang pangarap nito para sa kanya ay mag-aral siyang mabuti at kumuha ng kursong abogasya. Masagana ang buhay nila Freddy at nakatira sila sa isang malaking bahay. Ngunit nung lumaon ay nagkasakit ang ama nito kaya unti-unting naubos ang kanilang pera at mga naipundar dahil sa pagpapagamot nito at naipagbili na rin ang kanilang bahay. Kaya napagdesisyon na nilang lumipat sa mas maliit na tirahan at naging salat ang kanilang estado sa buhay. Ngunit noong mga panahon na yon ay hindi pa naiintindihan ni Freddy Aguilar ang kanilang katayuan. Kaya minasama nito ang malaking pagbabago ng kanilang pamumuhay. Dito na din niya madalas na hindi sinusunod ang gusto ng kanyang mga magulang. Dahil ang gusto niya ay ang maging isang musikero. Kaya madalas ay hindi sila nagkakasundo. At nung nakatapos naman siya ng high school, ay kumuha ito ng kursong Electronic Engineering sa De Guzman Institute of Technology dahil magagamit daw niya ito sa pagkukumpuni ng mga speaker. Subalit sa kabila nito ay talagang pinapangarap ng batang si Freddy na tahakin ang mundo ng musika. Kaya hindi nagtagal ay tumigil siya sa kanyang pag-aaral na labis na ikinagalit ng kanyang ama. Kaya nagdesisyon si Freddy Aguilar na lumayas na lang sa kanilang bahay upang masunod ang kanyang hilig. At nagtungo ito sa lalawigan ng Olongapo na noon ay buhay na buhay ang mga nightclub na tinutugtugan ng maraming musikero. Nagsimula siya dito bilang isang street musician pero di naglaon ay naging regular na siyang folk singer sa mga club at naging matunog ang kanyang pangalan. Nakilala niya din dito ang batikang mga awit na si Roel Cortez na noon ay nagsisimula pa lamang bilang isang musikero. Nakapareho niya ang sitwasyon sa buhay kaya tinulungan niya ito na makahanap ng tutugtugan. Tumutugtog din si Freddy Aguilar sa Habit House, Ermita, Manila noong 1973 at binabayaran siya dito ng 500 piso kada gabi. Pero kahit kumikita na si Freddy sa pamamagitan ng musika ay wala pa din itong naiipon dahil sa pagkalulong sa sugal. At nang lumaon sa edad na 23 habang siya ay nag-iisa ay napagtanto niya ang mga pagkakamaling nagawa sa kanyang mga magulang. Naalala niya ang mga sakripisyo at pag-aalaga na ginawa nito sa kanya. Dito na nakaramdam si Freddy Aguilar ng pagsisisi at pangungulila sa kanyang mga magulang. Lalo na sa kanyang ama na walang ninais kung hindi yung mapabuti siya. Kaya dito na niya naisipan na sumulat ng awitin patungkol sa kanyang mga nagawang kamalian. At pinamagatan niya itong anak. Nung isilang ka sa mundong ito,
laking tuwa na... Kaya inalay niya ito para sa kanyang mga magulang bilang pag-amin ng kanyang mga kasalanan ng isang suwail na anak. Pagkatapos nito ay inirecord niya sa isang tape recorder ang isinulat niyang kanta, at nang mapakinggan niya ito ay napahagulgol siya sa labis na pagsisisi sa mga nagawa niyang pagsuway. At nang lumaon ay nagpa siya si Freddy Aguilar na umuwi sa kanilang bahay upang humingi ng tawad, lalo na sa kanyang ama. Kaya agad niyang niyakap ito at humingi ng tawad. At habang binabasa ng kanyang ama ang kantang alay niya, ay napaluha ito at agad na nakuha ni Freddy ang kapatawaran. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, noong 1976, ay pumanaw ang tatay ni Freddy Aguilar na labis nitong ikinalungkot. At noong 1978 naman, ay sumali si Freddy sa Metro Pop Song Festival gamit ang kantang anak na kanyang nilikha, at nakasama siya sa grand finals ng nasabing patimpalak. At ito na nga ang naging daan ng kanyang kasikatan, dahil tinangkilik ng maraming Pilipino ang kanyang awitin na sumikat sa iba't ibang bansa. Ang kantang anak ay naisalin at nai-record din sa 23 lingwahe sa buong mundo. Ito na din ang pinaka naging mabentang kanta sa kasaysayan ng Philippine music industry noong mga panahon na yon. At taong 1980 ay muling nanalo si Freddy Aguilar sa Metro Pop Song Festival, at inawit naman nito ang kantang Bulag Pipi at Bingi. Madilim ang iyong paligid, ating gabing walang hangga. Na kinompose naman ni Snapo Rigor, na composer, drummer, singer ng bandang Cinderella. Ngunit sa kabila ng kasikatan at tagumpay na nakamit ni Kapredi, ay nakaramdam ito ng kalungkutan, panghihinayang at pangungulila sa kanyang mga magulang. Dahil ang taong pinag-alaya niya ng kantang anak ay hindi na nasaksihan ang tagumpay na kanyang nakamit. Napakasayang mapagtagumpayan ang ating mga pangarap, pero mas masarap sa pakiramdam kung magagawa natin ito na wala tayong tinalikuran o naargabyadong tao. Dahil kung nagawa natin ito ng maayos, ay taas noon nating maipagmamalaki ang katagumpay ang ating nakamit.